Hello guys! Isang magandang araw muli sa inyong lahat. At nagbabalik tayo sa ating vlog. At itong vlog na ito ay tiyak kong makakatulong para magkaroon tayo ng idea. Paano nga ba? Ano-ano nga ba yung mga gadgets or devices na ginagamit ng mga vlogger o kaya naman ng mga nagla-live stream o kaya yung gumagawa ng mga song covers para magkaroon ng quality ang sounds at ang visual nila or ang video nila sa kanilang mga YouTube channel. So, samahan niyo ako para ipakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga devices nila. Again, welcome to my channel. At iyon na nga. So, ang number one na kailangan dapat nating isipin ay kailangan meron tayong sound card. So, ipapakita ko po sa inyo ang sound card. Ito po ay tinatawag na V8. Ayan. Kung nakakapanood po kayo ng iba't ibang mga nagla-live stream, may mga sounds po sila. May mga applause, may mga cheer, laugh, clap, etc. etc. Ito po yung nagbibigay buhay sa kanilang live stream. Ito, dati, ng last year lang nung nagkaroon tayo ng pandemya. Ang mahal po nito kasi talagang nag-boom po yung mga gantong mga gadgets na start ang pandemya. So, ang V8 na ito, kung di po ako nagkakamali, it's worth parang 900 pesos nung time na yon. Pero I know na sa Lazada or sa Shopee, masyado na siyang mura. So, pwede po tayong magkaroon ng pag-scan sa mga accounts na nag-o-offer ng murang V8. Ito po yung sound card na tinatawag. Okay. Siyempre, sa sound card na ito ay meron tayong mga wire na ginagamit para maikabit natin yung sound card na ito sa laptop o kaya naman sa cellphone natin. Yung isa para sa camera na ginagamit natin, which is the cellphone, at yung isa naman ay para dun sa sounds na nagagaling sa ating laptop. Ito po siya. Ito po yung pinaka hitsura niyan. Yan, pakita ko lang po sa inyo. Ito. Yan. That is number one, ang sound card. Sunod naman po natin ipakita. Kailangan din natin, kung ikaw po ay nagla-live stream at nagagawa ng mga song cover, kailangan mo ng ganito. This is a condenser mic. Yan, condenser mic. Ito po ay pwedeng lagyan ng foam. Yan, ito po yung foam na ito. Microphone, phone or crown, kung di ako nagkakamali. So, sa sound card, pwede ka pong gumamit ng condenser mic at ng isang regular mic. So, depende po sa inyo. Kasi sa sound card po ay mayroong dalawang socket o saksakan. Pwede po kayong maglagay dito. Pakita ko po sa inyo. Yan. Pwede po kayong maglagay dyan. Yan. Kung nakikita natin, no? Yung maliit sa pinakadulo. Yan po yung regular mic. Tsaka mayroong output na pagpapasukan naman ng condenser mic. So, pwede po kayong gumamit either the two, condenser or a regular mic. So, yan po yung number two natin. Okay, bukod dyan, number three ay kinakailangan din natin ng headphone. O kaya naman, kinakailangan natin ng headset or earphone. Pwede po yan. Wala pong problema dyan. It's either kung gusto talagang mas maganda, makapag-project kayo ng maayos, pwede nyo po itong gamitin. O kaya naman ng isang earphone. At kung ayaw mo naman na hawak-hawak yung mic or kahit may mic stand ka dyan, pwede ka pong gumamit ng lapel mic. So kung ayaw mo pong maghawak ng isang condenser mic o ang normal mic, pwede po tayong gumamit nito. Kadalasan ito yung nakikita natin sa mga reporter, no? Kinakabit lang po siya dito. Yan, katulad niya. Tapos isinasaksak sa pinaka power source para gumana po siya. Yan, pinam po siya. So that is number 4.
Number 5 na dapat din natin ma-avail is tripod. Siyempre, kailangan, hindi tayo nangangawit katulad ng kamerang ito. Hindi ko po siya hinahawakan ngayon. Meron po akong tripod. So, ipakita ko po sa inyo yung isang example ng tripod. Ito po, package na po ito. Yan. Ito po ay ring light. Ring light, tapos meron siyang cell phone holder. Ayan. So, meron na rin po siyang stand. So, lahat po ng nakikita nyo ay in-order ko po sa Lazada. So, I hope sana makita nyo yung ilang mga gadgets na pwede nating magamit, no? So, ring light nakakatulong to sa lighting o kaya parang magkaroon ng maliwanag na view sa inyong mga ginagawang vlog. Okay, that's number 5. At syempre, yung ating number 6. Kung hindi ka po, kung wala ka po talagang laptop na ginagamit for vlog or covers, ang pinaka kailangan mo talagang i-provide ay ang cellphone na may magandang camera feature. O kaya naman, kung talagang medyo high-end ka, pwede kang gumamit ng mga DSLR camera. Kasi talagang iyon po yung ginagamit ng mga vlogger. Pero dahil nga ikaw ay baguhan, so kinakailangan mo talagang kung ano yung meron sa inyo, kung ano yung available na gadget, cellphone, ay iyon ang pwede nyong gamitin. Pero may nakikita akong mga YouTube vlogger na gumagamit sila ng mga cellphone nila na hindi masyadong maganda yung quality nung camera po nila. So, I suggest na kapag po kayo ay mag-vlog, siguraduhin po natin ang ating mga camera ay maganda yung pixel niya. So, ako, ang ginagamit ko ngayon ay Oppo A94, dati ay Oppo F9. Pero iyon ay noon. So, ang ginagamit ko na po ngayon ay A94. So, maganda po dahil malaki po ang kanyang memory. So, makakapag-store po kayo ng maraming mga vlog or videos na pwede nyo pong i-upload sa inyong mga YouTube channel. That's number 6. At syempre, yung number 7 ang kinakailangan din natin kung gusto mo talaga magkaroon ng magandang mga effects sa inyong mga video or transition, kinakailangan din, marunong ka ding mag-edit ng iyong video. Ayan. So, ang ginagamit ko dati ay ang Vlogit, Vlogu, at yung latest na ginagamit ko ay ang CapCut. Nakadalasan, iyon talaga. Ang gaganda kasi ng mga features niya, no? Pati cellphone lang, good for ano yun, Android and iPhone, kung di po ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Pero dahil ang gusto ko po ay madali ang edit at talagang in a click of your finger, cellphone po ang aking ginagamit for editing ng mga videos. Katulad po ng video na ito, i-edit ko po ito sa pamamagitan po ng CapCut or naman, o kaya naman ng Vlogu. Kasi yun po talaga ang napakadali para sa mga starting vlogger or YouTuber. Ayan. So, yun na nga guys. So, nalaman na natin na ito mga gadgets or devices na kinakailangan nating i-provide para magkaroon tayo ng quality video, quality content, quality sounds para sa mga nagsisimula pa rin sa pagbablog at pag-YouTube. Kung ang video na ito ay nakatulong para sa inyo, please don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Ryan Bautista. See you next time.